Saan ba congressman si Suarez? Sa Quezon po, Quezon Province. Oh, ayan yan. Oh, dahil dyan talaga naman. Oo, kailangan ano, ito naman si Harry Roque, naghahamon na ng debate. Oh, talaga naman galit na galit na ang mga dati nating mga opisyal ng gobyerno na mga media. Ito si Harry Roque, grabe rin to. Grabe yan si Harry Roque kung batuhin noon ng rappler ng mga tanong yan. Anong ginagawa? Sagot lang. Pag may tinanong, sagot. Pagka hindi mo masagot, edi sirit, ganun. Oh, wag niyo ano, wag kayo masyadong magsiga-sigaan diyan. Oh, sige, play natin tong ano, itong kay Harry Roque. Labag, nasaan ang pag-violate ng franchise na wala namang factual statement? Ako, galit na galit na kagad, umpisa pa lang. At saka talaga, iba ang komentaryo, iba ang news. At talaga pagdating sa komentaryo, yan ay kabahagi ng debate na sinasabi talaga ng korte na kinakailangan robust, uninhibited. No holds bar, ang sabi ng Korte Suprema. Narinig nyo, iba po ang paghahatid ng balita, iba ang gumagawa ng balita, iba po yung nagre-react lang sa balita. So tayo, nagre-react tayo sa balita. So yung emotions natin, ibinibase natin doon sa ating pagkakaintindi sa balita. So hindi mo yan dapat gamitin against me. Kasi nagre-react nga lang ako doon sa balita, which is pati reaction ko, ako ang may ano rito. Ako ang may-ari ng reaction ko. Kung iba reaction mo, let's agree to disagree. Kaya nga may debate eh. Ganun yun. Yun ang sinasabi dito. So you have to understand that, mga congressman. Ganun po yun, ha? Ganun po yun. Kailangan lahat ng debate doon sa paggagasta ng pondo ng speaker, no holds barred. Dahil yan po ay para sa kapakanan ng publiko. O eh, bakit nyo susupilin, di ba? Hindi na pwede magtanong ba? Meron pa pong isang issue, ha? Meron po tayong batas na nagbibigay proteksyon sa lahat ng mga mamamayag na hindi i-reveal ang kanilang sources. Bakit yes. po? Kasi kapag na-reveal ang sources, magkakaroon ng banta sa buhay ng mga sources, yes. wala na po magiging source. E napaka-importante po ng mga sources, lalong-lalo na kung ipararating sa atensyon ng publiko ang mga bagay na hindi dapat nangyayari. No? Ayun naman pala eh, meron naman palang batas. Eh bakit yung mga mambabatas, hindi nila alam yung batas na meron naman palang batas na na nagpoprotekta sa mga source ng mga media personalities? Matatandaan ninyo mga bossing nung Senate inquiry tungkol sa yung napakaraming droga dyan sa yung kay Mayo. O di ba meron daw silang mga whistleblowers, meron daw silang mga asset, sources, yun ang tawag nun, asset. So ngayon, sabi ng Senate, sino ba yung mga assets ninyo? Nagagalit pa si Bato. Sino yung asset? Ayaw nilang ibigay. Ayaw po naming ibigay. Hindi po namin pwedeng ibigay. Bawal po yun. Confidential po yun. May protektado po sila ng batas. Walang nagawa ang Senate nun. Hindi nakuha ng Senate kung sino yung mga asset ng mga animal na mga pulis na yun na nagnakaw ng mga droga. Oo, kayo pa kaya? Kayo pa kaya ang Congress na media? Asset ng media yung inyong ano, yung inyong gustong makuha. Bakit? Pag nakuha nyo, sasampahan nyo ng kaso, ganon. Pag nakuha nyo yung asset, ano, bubulihin nyo din? Pag nakuha nyo yung asset, ihaharas nyo? Ganon ba yung gusto nyong gawin? Kaya nga po kapon, kahit anong gawin nila, kahit ipakulong pa nila sa Eric, ipalalaya po yan sa pamamagitan ng habeas corpus dahil kung ang basehan ng kanilang pagkakakulong sa kay Ka-Eric ay yung refusal to reveal the source dahil nandyan po yung Soto law na tinatawag. Yung Soto po, hindi po si Senator Soto ngayon, ha, kundi yung kanyang mga ninuno. Parang oh, sinasabi na nga kahapon, sinasite na nga ni Ka-Eric yung Soto law at saka ni ano ni attorney sino ba yun? Yung attorney ng ano ng SMNI. Yung Soto law, dinidecline nila yun. Sabi nila, hindi kayo pwedeng ano. Hindi pwedeng ano. Yung freedom of expression na may limitation niya. Hindi yung ganun. Lolo po ata niya yun,
na nagbibigay nga po ng proteksyon sa mga mamamahayag na hindi po pwedeng isa publiko, hindi sila mapipilit na isa publiko ang kanilang mga sources. Batas po yan. E di kung gusto ng Kongreso, i-repeal nila yung batas na yan. Pero meron po talagang pundasyon yan dahil importante na manatili ang anonymity of sources na mabigyan ng lakas ng loob at tapang ang mga sources na isiwalat ang katotohanan. Attorney, banggitin ko lang itong sinabi din ng chairperson ng Committee on Legislative Franchises na si Congressman Tambunting. The franchise of SM&I, Republic Act 11422 Section 4 states as one of its terms and conditions, responsibility to the public, the grantee shall conform the ethics of honest enterprise and not use the station's facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misinterpretation to the detriment of the public interest. Well, una-una po, wala nga pong fake news, pagtatanong lang. Mm-hmm. Pangalawa, congressmen, congresswomen, ang dapat po talagang tumingin kung mayroong paglabag dyan sa Code of Ethics ay ang KBP mismo. Bakit pa binuo yan? Dalawa po yan eh. KBP para sa broadcast at saka yung meron silang council eh para sa newspapers. Para yung mga tao po na sa tingin nila eh biktima sila ng fake news or unfair coverage, merong mapupuntahang remedyo. So ang remedyo nyo po kung kayo ay nasaktan ng damdamin nyo dahil sa isang tanong, dun po sa KBP, hindi po sa Kongreso. Kaya po binuo yan yung KBP at saka nakalimutan ko na yung Philippine Press Council ba yun o Philippine Press Institute, kaya po binuo yan. Dapat si Rocky nagrepresent ng SM&I eh. No? Dapat si Rocky para mapahiya itong mga to eh. Sigurado ako kapag malulupit yung lineup nung nagpunta dyan, sila ang mga ngatugantuhod. Bakit? Hindi naman makakilalang congressman yan. Hindi naman yan mala Mike Defensor. Hindi naman mala ano yung mga yan, mala sino ba mga galing na congressman. Hindi naman makasikat na congressman yung mga yan, wala naman mga exposure yan eh. Ngayon na nagsisikat yung mga yan dahil yung Speaker of the House natin sip-sip sila ng sip-sip sa Speaker of the House, hindi naman pumapayat yung speaker natin. Oh, grabe, sa kakasipsip niya, dapat nangayayat na yan. Ewan ko, bakit hindi pa rin? Para meron pong mekanismo na gawing responsable ang media dahil kapag gobyerno po, gaya ng Kongreso, ang maghimasok dyan, yan po ay prior restraint or subsequent punishment. So kinakailangan self-regulatory bodies para hindi po mabansagan na nanunupil ng kalayaan. PPI pala yun sa dyaryo at saka KBP sa broadcast. So magsampa po kayo ng kaso dyan. At meron naman po yung mga proseso na ipapairal no, para malaman kung meron talagang breach of the Code of Ethics. Sabi naman na dito ni William, gagawa ko ng t-shirt, free speech, bawal ba magtanong? Oy, maganda nga yan. Pahingi nga, pero triple X ako ha. Sabi naman si ano, medyo bastos. Ari Roque, ba triple X ka? Ay, tama yun. Maganda yun. No? Magpagawa nga tayo ng t-shirt na ganun. Oo. Congress, bawal magtanong. Tapos question. Oo. Diba? Tama yun. Yun ang magandang tanong eh. Congress, bawal na ba magtanong sa inyo? American style ha, baka mamaya naman Asian style yan eh, alam mo naman ng triple X, baka sa binti ko lang yan. sabi ni Leonor, salamat Attorney Harry, and nasa likod ng SM&I, lumalakas po ang loob ng mga Pilipino. Huwag po kayo magpapasupil ha, yan ang gusto nilang mangyari. Alam mo sa haba ng aking career na kung saan itinataguyod ko itong karapatan ng malayang pananalita at mamahayag, isa sa pinaka-colorful na aking naging kliyente, si Jake Makasait, na ano na siya, na sumalangit na. No? Pero siya yung founder ng Malaya, na talagang panahon ng martial law, talagang yan po'y nanguna sa tinatawag na mosquito press. Yan po yung Sabi nga ni Nick TV dito eh, ano kaya gagawin nila dun sa tira nung 20.66, sabi, 2.66 billion. Sabi yata ni Sas eh, parang yung matitira dun, paghahati-hatian nila, parang ganun eh. Ewan ko ah, no, narinig ko lang yun, ha? Parang ganun yata yung sinabi.
nagsimula siya as alternative media na parang bawal basahin ng malaya, no? Kaya ang tawag sa kanila, malaya. Abay, ang sabi niya, ay nako, every time merong conviction sa libel, I wear it with a badge of pride. Eko naman, sir, eh if you will wear it as a badge of pride, bakit pa ako magpapapagod? Nadidepensahan sa libel? Eh di ba confession of judgment na lang tayo? Well, siyempre, hindi naman po. Dahil ang batayan talaga para ma-convict for libel, eh kung meron kang actual malice. Ano ibig sabihin ng actual malice? Yung pagpapakalat ng lantaran na alam mong kasinungalingan. So yan po talaga ang batayan. Nagpakalat ba ng isang impormasyon na alam ni Ka-Eric na talagang ito ay pawang kasinungalingan lamang? Ang problema kasi, yung mga nandiyan dyan naman yata, hindi naman mga abogado kasi mga congressman na yan. Kaya nga alam ninyo si Isko noon, nung tinanong namin siya, sabi namin, Isko, takbo ka ng ano kaya, ng congressman o kaya senador. Alam mo, unang-una niyang sinabi, nagano ako, nag-glow ako, pero hindi ako na abogado. Eh, kung tatakbo ko dyan, baka hindi ako makatulong. Kasi ang ano ko talaga, ang gusto ko talaga is makatulong sa tao eh. Eh, hindi naman ako abogado, so baka hindi ako makagawa ng mga, ano mo, makabuluhan ng mga batas. Yun yung reservation niya, kumbaga sa sarili niya, parang agam-agam niya sa sarili niya na Congress and Senate is not for him. Before ha, at this was during nung pagkatalo pa lang niya. Oo, tinanong na namin siya, ba't ayaw mo ba ng Congress or Senate? Kasi talagang sobrang laas nung kalaban mo nung nakaraan, mahirapan ka talaga ron eh. Sabi niya, at saka sabi ko sa 2028, sobrang lakas pa rin ng mga kalaban mo, dadami nilang pera eh. Sabi niya na yun eh, hindi kasi ako abogado, kaya baka parang hindi siya masyadong interesado. So yun ang problema, yung mga nang dyan na nagtatanong doon sa mga doon sa mga tao, baka hindi naman mga abogado. Meron nga dyan, naging congressman, Kristo lang ng sabungan eh. Yung nagsisintensya kung sino yung mananalo dun sa dalawang manok. Di ba dati may nanalong ano dyan na congressman na yun talaga walang alam yun. O nagsasabong lang nanalo ng congressman. So hindi natin minamaliit yung mga congressman, pero kung ang problema kasi yung congressman dahil lang sa pamilya sila ng mga politiko. Yumaman na sila, nakapag-aral sila sa magandang eskwelan dahil nga sobrang yaman nila, dahil tagal na nila sa gobyerno. Hindi naman sila mga abogado. So ngayon, pag nandiyan dyan sila, dahil hindi rin naman sila naghirap noong panahon nila, o baka mamaya niyan, emosyon yung pinaghuhugutan nila sa paggawa nila ng mga batas. Yun ang ano, sabi nga ni Jose Ima, si Robin Padilla hindi rin abogado. Kaya nga, di ba si Robin Padilla hindi siya nag-ano? Kaya si Robin Padilla hindi siya nag-a-administer ng mga ganyang parang hearing-hearing. Oo, ganun yun. O, tingnan mo si Franz Castro, hindi ba nung nakaraan na-expose, na mahina. Oh, so yun yung ano, mahirap pagka batas na yung pinag-uusapan, tapos yung nagkakandak ng investigation in aid of legislation, hindi naman abogado, iba talagang interpretasyon nila. Paano siya maglalantad ng ganyang kasinungalingan? Ang tanong nga niya paki-verify po. Dahil, ito po ang sabi ng source. No. Diba? Sa pa-attorney, dapat bang baguhin na lang? Kasi sinasabi natin sa report, hindi yung report, commentary po yon ni Ka-Eric. At may nagtanong lang naman. At siya ang nagtanong. Kasi sinasabi na ang ibig sabihin nito na kung ang taong bayan mismo, attorney, magme-message sa'yo ngayon, may tanong, bawal na ba? I-airin natin? Ayan nga po ang epekto nito eh. Nagkakaroon ng chilling effect. At dapat nga po, hindi dapat ganito ang ginagawa ng Kongreso. Alam naman nila kung anong... Ayun ang maganda sa YouTube. Kasi sa media, mukhang bawal na magtanong. O dito, kita mo, lahat naman ng mga tanong nyo, binabasa natin. Oh, hindi ba? Oh, sige. Batas, dahil sila ang gumagawa ng batas. Pero, siyempre, alam mo na, ang Kongreso, lalong-lalo na Kongreso, no? Talaga utak langgam yan. Kukumpulan sila para protektahan, lalong-lalo na ang speaker nila sa panahon ng budget season. Alam nila, pirma ng speaker, extra budget for the district. Naintindihan naman po namin yun. Hindi namin pinagkakait sa inyo yun. Ang sinasabi lang namin, meron pong mas importanteng pulisiya na dapat itaguyod. Ito po ang demokrasya na nayuyurakan po
na pagsinusupil natin at tinatakot lalong-lalo na ang mga mamamahayag at media practitioners doon sa kanilang kalayaan na magsalita. Dito tayo sa disclaimer, attorney, dahil isa ito sa mga natalakay din doon sa... Yo, isa pa yun, yung disclaimer na yun. Diyos ko po. Kaya nga sabi ko, so paano na yun yung disclaimer ng isang istasyon, bigla magsasalita yung MTRCB, yung patnubay ng magulang ang kailangan. Maaring mga, may mga kwento, istorya. Ano ba yun? Yung mga letter-letter na yun? Sexual, horror, o drama. Di ba may mga ganun yung MTRCB? So that's a disclaimer. Hindi ba? So bawal na rin yun? Talaga itong Congress na to. Hindi natin maintindihan. Sa pagdinig, sinasabi ni Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel po ng SM&I, there is a disclaimer of SM&I that any statement made by the anchors are not the official stand of SM&I. Yan po yung pinapakita natin. Pero sabi po ni Surigao del Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel, yes, although it might not be your official stand, but still, you are the franchise holder and you are responsible for the provisions stated in your franchise. The news report shall be factual, so kailangan ay factual yung report nyo. Now, aside from that, only news that can be attributed to a source shall be aired. So kung ganun, kung wala kayong source, gawa-gawa lang nyo yon. So in short, it is very clear na ginamit lang yung SM&I to have a smear campaign against Congress. Ay ang dami niyong violation. Broadcaster's Code, yung Section 4. So that is why I insist that this committee... So kung susundin lang yung, yung batas, yung rules, IRR rules and regulations ng prangkisa, naku, maraming... Wala nang media ngayon. Oo, lahat yan, merong paglabag. Araw-araw na pagbabalita ng mga yan, merong paglabag yan. Kung yung mga maliliit na paglabag... Eh, kumbaga gagamitin natin para i-blackmail yung ano, yung istasyon at hindi na magpalabas ng mga tawag diyan balita na hindi pabor sa inyo. Lahat ng ano, media outlet, ipatawag nyo ngayon diyan. Lahat hanapan nyo GMA, hanapan nyo Rappler, hanapan nyo ang TV5, lahat diyan meron mga bossing. Kanina lang eh. Napanood ko yung balita ni Ed Linggaw eh. Sabi ni Ed Linggaw, ang ABS-CBN ay naipasara sa utos ni Presidente Duterte, urged by the president by PRRD. So saan siya nakakuha ng preba that yung pagkakatanggal ng ABS-CBN sa airwaves ay utos ni PRRD. Hindi ba? So, lahat ng mga journalist, merong mga kanya-kanyang kilya yan. Kung yun lang ang pag-uusapan natin ganito, fake news yun. Yung sinabi ni Ed Linggaw na urged yung pagkakatanggal ng ABS-CBN is urged by the president. Wala pong ano yun. Wala pong resibo yun. Walang patunay yun. Kasi lumabas sa hearing ng Congress na marami talagang violations yung ABS-CBN. Ang dami ng mga mismong mga tao, empleyado nila na nagre-reklamo sa kanila kasi natatanggal na lang ng basta-basta, ang tagal-tagal na nagtatrabaho sa kanila, hindi regular. O kung talagang yun ang magmamalinis tong Congress na to at gusto nila na yung mga istasyon ng binigyan nila ng prangkisa ay sumunod doon sa 10 commandments nila, Walang matitira. Batibot na. Tsaka Sesame Street ang matitirang media. Should call or invite or require the attendance of two anchors. Yan. Kaya after that, tinawag yung dalawa anchors, si Ka Eric at si Doc Lorraine Badoy, attorney. Well, kaya nga po yan yung talagang sinasabi ng Chavez. Yung pagpaparusa, subsequent punishment, yung panunupil, prior restraint, lahat po yan pinagbabawal. Dahil yan po ay magdi-discourage, mananakot, magbibigay takot para tayo po ay magkaroon ng malawakan, masiglang debate sa mga issue na nakakaapekto sa ating bayan, lalong-lalo na pag ito ay tungkol sa pera na binabayad natin galing sa VAT at galing sa ating income tax.
Pero attorney, may pananagutan pa rin ba yung network kahit na may disclaimer sa isang programa at yung isang anchor tulad nga ng ginawa ni Ka Eric ay nagtanong lamang at ngayon may pinatawag dahil diyan sa camera. Ang punto ko nga walang pananagutan kung ikaw ay nag-exercise lang na iyong karapatan. Full stop. Walang pananagutan yan. Kung merong breach of code of ethics, hayaan yung KBP ang mag-ayos dyan. Sila magpapataw dahil merong ang self-regulatory body dyan. Nasaan ang paglabag, nasaan ang pag-violate ng franchise na wala namang factual statement? At saka talaga, iba ang komentaryo, iba ang news. At talaga pagdating sa komentaryo, yan ay kabahagi ng debate na sinasabi talaga ng korte na kinakailangan robust, uninhibited. No holds bar, ang sabi ng Korte Suprema. Kinakailangan lahat ng debate doon sa paggagasta ng pondo ng speaker, no holds barred. Dahil yan po ay para sa kapakanan ng publiko. O eh, bakit nyo susupilin, di ba? Yun ang ibig sabihin ng robust, uninhibited na nasa decision po ng Korte Suprema ng Pilipinas. At na- an, palakpakan! Napakahusay. Kita nyo naman, galit na galit yung mga mahuhusay. Dating mga miyembro ng gabinete. Napakahusay. Oo, so nagagalit nga si ito din si Harry Roque, nagagalit siya gawa ng yun nga daw, meron daw silang dalang USB na yung show, yung mismong ano na yun, segment na yun, gusto nila sanang i-play. Ayaw. Congress! Akala ko ba investigation yan? Bakit ayaw nyo? O baka naman talagang ginawa nyo lang yan, hearing na yan, para ang inyo talagang planong gawin is babuyin lang yung mga resource person nyo dyan. Oo, ah, Diyos mio. Performance will start momentarily.